Makapigil-hininga ang pagsagip sa mga estudyanteng na-trap sa isang elevator sa Cebu. Ang isang bata naman, natuhog ng bakal sa braso. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nagkatayo ang nakila naghahabol na ng kanyang hininga ang 12-anyos na batang ito sa Barangay Calamba sa Cebu City. Ang kanyang kasing kaliwang braso natuhog sa bakal na pader. Habang maingat na pinuputol ang grills, kinabitan na ng oxygen ng BFP ang bata na naialis matapos ang mahigit isang oras. Agad siyang inoperahan para matanggal ang bakal na nakatusok sa kanyang braso. Ayon sa kamag-anak ng bata, nasa mabuting kalagayan na ito. Ayon sa mga nakakita, naglalaro mano nang takyan o sipa ang bata nang aksidenteng lumipad ang kanyang sapatos. Napunta ito sa bubong ng isang bahay. Masangit yung sapatos. Yung pag naog niya, manggay nakakuha, na-slide siya. Mong nakuha siya, dari. Salamat sa kukay. Dari ra sa bukton ba? So asa siya dapat na kuha? Dari sa left. Left, ang iyang bukton na sakit. Dari. Natusok yun? Natusok yun siya. Isa-isang inalalayan palabas sa nasirang elevator ang mga estudyanteng na trap ng 20 minuto. Base sa imbisigasyon, galing sa fifth floor ang elevator sakay ang mga estudyante, pero pagdating sa ground floor, hindi na nabuksan ang pintuan ng elevator. Isa sa mga tinitingnang dahilan, overloading. Overloading to siya, sir. Kung ito, kanang usado to sa mga lapses sa kuan sa eskwelahan, posibleng way nakabante ato, overload to ang 18 katao nga nasa sulod sa mong elevator. 10-person capacity lang daw kasi ang sinakyang elevator. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang CTO, subalit wala umano ang direktor na talaga para humarap sa media. Hindi rin siya sumagot sa tawag at text messages na ipinadala ng news team. Para sa GMA Regional TV, Balita Misdag at GMA Integrated News, ako si Alan Domingo, ang inyong saksi. Mga kapuso, 50 araw na lang, aba, Pasko na. At it's that time of the year again sa Tarlac. Pinailawan na po kasi ang magiging 60 higanteng belen. At hindi lang malikain, kundi maparaan din. Lalo't lahat, gawa po sa recycled at indigenous materials. Ang tema ng 17th belenismo ngayong taon, offering basket in the altar. Tampok siyempre sina Jose, Maria at Jesus. Bukod po sa mga munisipyo, kasali rin ang mga eskwelahan, negosyo, simbahan at komunidad o pribadong tahanan sa 5 kategorya ng kapistahan. Ayon sa mga organizer, sa pamamagitan daw ng Belenismo, hindi lang nabibigang halaga ang relihiyon, kundi pati na ang kultura ng lalawigan, na siyang tunay na simbolo ng Pasko. At salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel, para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!